morning. We're here in Ripas and currently at the pharmacy. We're taking our medicine because we just got jumpa with the doctor for the consultation of the baby. And what's good thing here is that we're getting the medicines for free here from the hospital. So, ayun, kakauwi lang namin galing Ripas Hospital at gusto ko lang i-share sa inyo yung kung ano ba yung mga natatanggap dito sa Brunei pagkatapos manganak ng isang mommy. So, ayun, start tayo rito sa nakuha namin kanina doon sa may hospital kasi may consultation kanina sa baby. At eto, may mga vitamins na binigay. Tapos ito rin. Ayan. So, after consultation, actually, tatlo siya. Yung vitamins niya, tatlong peraso. Isa binigay doon sa ospital pagkatapos manganak. Tapos yung dalawa kanina sa after consultation with the doctor. So, ayun. First, ay kakonsult muna ng doktor. Tapos, kung ano yung nakalagay sa reseta, ay ibibigay mo lang doon sa pharmacy sa hospital. Tapos, automatic na yon if you are Bruneian or if you are the spouse of Bruneian citizen, automatic wala kang babayaran. So, kanina, pagkatapos nga namin makuha yung reseta, dumiretso kami sa pharmacy. Tapos, ayun, kinuha yung gamot, yung mga vitamins para sa baby. At binigay lang siya. Tapos, libre lang siya, walang bayad. At umuwi na rin kami pagkatapos. So, dito sa Brunei, pagkatapos manganak, ay merong binibigay na supply ng diaper, tapos pump para sa breast milk. Pero nung time na nanganak ako, ay wala, stock, out of stock sila. Pero may appointment kami sa clinic at doon daw kunin yung supply. Yung ano ko, yung mga sister-in-law ko ay doon din sa clinic kumukuha ng supply nila. Tapos ayun, I think good for 1 year yung supply ng diaper. Tapos ayun, may kasama ng pump for breast milk. Tapos alam niyo pa kung ano yung maganda kasi nakaset na yung schedule lahat ng appointment for the next year. Nakaschedule na yung appointment ng baby kung kailan pupunta ng clinic for ano for follow-up check-ups, ganun. Every month talaga for the first year ng baby ay kailangan pumunta ng clinic para sa ano sa routine check-up. Ganyan dito sa Brunei. Tapos wala ring bayad 'yun. And kung nanganak ka pala, normal delivery ay, di ba may tahi yun? Tapos, ayun, dun talaga ako pinakanahirapan. Kasi sobrang sakit talaga pagkatapos at mahirap gumalaw at umupo. Lalo na pag umupo, tapos pag nag-poop pa. Pero ako kasi, nakapag-poop lang ako mga 4 days after kumanganak. Nung time na nasa hospital ako, ano lang, ihi lang yung lumabas. So, ayun, yun yung mahirap kasi, di ba, yung tahi nga. Pag nag-sneeze ka, pag umubo, naku, mararamdaman mo talaga yung tahi sa ilalim. So, ano, dito sa Brunei, meron palang ano, mga tradisyon na ginagawa pagkatapos manganak. So, ako ngayon, yung pinafollow ko lang din yung kung ano yung naging tradisyon nila rito after manganak. So, dahil 8 days pa lang ako pagkatapos mag-deliver, hindi pa ako makakalabas ng bahay. Mag-aantay muna ako ng 40 days bago ako makalabas ng bahay. Pero kung yung reason naman ay valid reason, like pupunta ng ospital for check-up or something important, pwede kang lumabas. Pero kung gagala ka, hindi pwede. So, 40 days yon. Tapos ngayon, hindi ako umiinom ng malamig.
Kasi ano yun, parang basta may ano yun sa katawan, sa paniniwala nila. Parang may side effect sa katawan pag tapos mga anak, tapos iinom ka ng malamig. So, ayun nga, share ko sa inyo yung ginagamit ko para sa tahi. Para hindi, ano, para maging dry. Kasi pag basa siya, alam niyo yun, pag pinagpapawisan ka, lalo na sa tanghali, tapos may tahi ka, yung hindi pa naghilom yung sugat, hindi pa nag-dry yung tahi mo, sobrang hapdi, sobrang sakit talaga pag pinagpapawisan. Kaya ito, gamit ko ay itong sea salt. Gawa siya sa, dito. Dito sa ano, Brunei eh. Brunei yung nakalagay. Ayan, Brunei. Brunei Darussalam. Ayan, sea salt siya. Tapos, ano, ginagamit ko kalahati lang. Nilalagay siya sa tubig. Parang ganito. Actually, meron akong isang ganito. Ginagamit ko para pag nag-soak ako, nagbabad ako sa sea salt na yon. Ito, bali, ito kalahati. Tapos, inimix ko siya sa mainit na tubig. I-dissolve. Tapos, dyan ako uupo. Magbababad. Pero syempre, consult pa rin kayo sa specialist nyo kung pwede kayong gumamit ng ganyan. Pero kasi sa akin, proven and tested na talaga siya rito sa bahay. At ako rin mismo naka-experience na nag-ano talaga, may improvement talaga at may ano, nagde-dry talaga siya. Ilang araw na? 8 days ngayon. Nawala na yung ano, yung parang sakit pag gumagalaw. Parang humihilom na siya, ganun. Tapos yung importante lang doon is hindi na talaga siya pinagpapawisan, parang nagde-dry na siya. Kasi mahapdi nga pag pinagpapawisan. Ilang ulit ko na sinabi. So, ayun guys, ngayon pang 8 days ko na after na delivery, alhamdulillah, nagiging okay na rin yung katawan ko at especially yung sugat ko sa tahi. Yun talaga yung pinaka iniiyakan ko nung nakaraan kasi sobrang sakit. Okay pa yung nag-deliver ako at nag-labor, pero nung pagkatapos na, dun talaga ako medyo hindi ko kaya. Mapapaiyak na lang talaga sa hapde. Iba-iba naman tayo, meron naman iba na hindi ganito yung nararamdaman, meron ding iba na same sa akin, hindi tayo pare-pareho. Kasi meron din naman tayong pain tolerance. Yung iba, high pain tolerance, yung iba, low pain tolerance. Diba? So, ayun lang, shinare ko lang sa inyo. Mag-vlog na lang ulit ako, mag-video ako pag meron ng stock ng supply ng diaper sa clinic. Papakita ko sa inyo. Ito nga pala yung iniinom ko na Herbal. Pero hindi ko alam yung pangalan niya. Hindi ko natanong. So, ito kumuha ko ng 2 piraso. At ito, isang kutsara. Tapos ito, tinitimpla ko. Ayan. Inom ako ngayong gabi kasi 2 ako hindi nakainom nito. Pampaliit din to ng tiyan. Pagkatapos mga anak. Kasi diba parang malaki yung puson pagkatapos mga anak. Kaya ito, nagpapaliit ng tiyan din. Aside sa parang kine-cleanse niya yung loob mo. So, gabi na ako nakainom. Kuha lang ako ng 2 piraso. Ayan. Okay.